ko yung ilong niya, ginanong ko kung may air na lumalabas. Wala. Tapos, chinek ko kung may heartbeat siya. Wala rin. Sabi ko, Tin? Tin, babe, gising na, please. Tapos, inupisa ako mag-CPR. Malambot pa siya. Naalala ko nung binuhat namin siya. Gamit yung kamay niya, yung arms niya. Palabas ng tub, warm pa siya. Kaya kala ko masasave ko pa siya. Wala ho kaming tinatago. And I believe my son kasi tinawagan niya ako noon eh. Sabi niya, ma, may situation dito. Ano, parang patay na yata yung girl dito. Bakla yung anak ko eh. Ang hirap i-admit. Pero alam ko yun, matagal na. Bata pa siya. Kaya lang ano siya, nagpapakadesente siya. Sana maging fair lang ang laban. Possible na meron siyang na-take or it could be possible na meron pinainom sa kanya unwillingly sa kanya or hindi niya alam. Okay, then you can make your own stories. But ito lang yung tanong ko. Ano bang karapatan nyo para babuhin at patayin ang walang kalaban-laban na babae na nag-iisa? Anong karapatan nyo? Pa! We are disputing the findings of the SOCO, yung post-mortem report nila na they claimed na the cause of death was aneurysm period. They didn't specify doon sa report yung mga hematoma, yung mga bruises that were found in the victim's body. That's why we seek another post-mortem report from an independent medical legal.